Joanna! Aha! Gulat na napalingon ng dalaga mula sa pag-i-spray ng insecticide sa mga tanim na orchid sa greenhouse. Dennis, lalo siyang napamaang nang ito ang makitang palapit sa kanya. So, kumusta ang future bride? May kalakip na sarkasam ang tinig nito. Okay naman. Pinilit niyang maging mataray ang himig nang muling ibalik ang pansin sa mga bulaklak. At kamusta naman ang bodyguard? Okay lang. Maghapon ako sa tabi ng groom-to-be mo. Sinadyang idiin ni Dennis ang pagbigkas sa mga katagang yun. Sinisiguro ko na walang pangalib na nakaambas sa kanya habang nag-oopisina siya sa munisipyo. Hanggang sa loob ng sasakyan pabalik dito, alerto ako. At naroon siya ngayon sa kanyang silid, nagpapahinga. Medyo napagod sa dami ng trabaho sa opisina. Really? Well, that's nice to hear. So, at ito pala ang sinasabi mong ibang klaseng trabaho mo, maliban sa pagiging businessman, ha? Yeah, surprise? Of course. Akalain mo bang dito pa tayo magkikita, no? Anyway, ano man ang naganap sa atin noon, inaasahan kong sa ating dalawa na lang, ha? Matamis ang ngiting saglit na sinulya pa ni Joanna ang binata. Aling na ganap? Pagmamaang maangan ni Dennis. Oh, come on. Alam mo ang ibig kong sabihin. Naiinis na ibinaba niya ang hawak na pang-spray at hinarap ito. Would you please tell me what was that? Hindi ko talaga maalala. Napabuga sa hangin si Joanna. Okay, ipapaalala ko. Ang one night stand natin. Nung magkakilala tayo at may nangyaring... One night stand? You called it one night stand? Pasik ang tinig ni Dennis. At ano pa nga ba? Joanna, nakalimutan mo na ba? Wala ka pang karanasan nung makuha kita ng gabing yun. At gawain ba na isang babaeng wala pang karanasan ang makipag one night stand? Ano yun? Binibinyikan mong sarili mo? Oh, that? Well, sabihin nating oo. Medyo naboring kasi ako sa buhay ko. Yun bang feeling na parang napag-iwanan na ako? Imagine, at the age of 26, wala pa akong karanasan. And never pang nagka-boyfriend. So I decided that night na magwala. Casual niyang sagot. Lalo namang nanalim ang titig ni Dennis sa dalaga. Ganon? Ganon. Bakit? Ano bang gusto mong marinig mula sa akin? Na dahil naibigay ko sa iyo ang bagay na pinakaiingatan ko, maghahabol ako sa iyo? O kaya naman dahil sa nangyari, magmumukmuk ako, nag-iiyak at ngayon ay pakakasal ka na kay Mayor Cervantes na halos doble ng edad mo. Ang galing. Matapos mong ibigay sa ibang sarili mo, maghahanap ka na lalaking mananagot dito? Pwede ba? Wala kang alam sa akin. Wala rin akong alam tungkol sa iyo. Maliban sa pangalan ng isa't isa. Kaya tigilan mo na ang ganyang salita na para bang nanunumbat ka at... Mahal mo ba si Mayor? Pagkuway humakbang ito palapit sa dalaga. Of course, mahal ko siya. Napakbang siya paatras. Os. Pagkuway hinawakan ito ang kamay niya sa kamarahang naglakbay pataas sa mga braso ang palad ng binata. Bitiwan mo nga ako? Asik ni Joanna sabay hila sa braso. Bakit? Natatakot ka bang makita tayo ni Mayor? O natatakot ka sa hawak ko, ha? As far as I remember, bawat haplos ko noon sa balat mo, napapabalikwas ka, hindi ba? Bakit ngayon ay ayaw mo na? Paanas na wika ng binata. Bastos! Tigilan mo nga ako! Why? Ayaw mo maalala kung paano ka naging ganap na babae sa mga palad ko, ha? Bastos! Nabiling sa sampal ang mukha ni Dennis. Pero si Joanna naman ay natigilan sa nagawang kabiglaan. Dahan-dahang ibinaling ni Dennis ang mukha sa kanya. So, satisfied? Umalis ka sa harap ko! Pagigil na wika ng dalaga. Yeah, sure, aalis ako. Pero itong tatandaan mo. Ano man ang dahilan mo sa pagpapakasal sa lalaking matanda pa yata sa ama mo, hindi ka magiging masaya. Ha? At bakit? Iniisip mo ba na tama lang ang habol ko sa kanya? At dahil may edad na siya, hindi na niya kakayanin ang... Ang ibig kong sabihin, kapag nagpakasal ka sa kanya, guguluhin kita. Ano? Ipaurong mo kay Mayor Cervantes ang kasal kung ayaw mong ako mismo magsabi sa kanya kung anong namagitan sa atin noon. Ganon, nananaginip ka ano? At anong karapatan mong kapag nagpakasal ka sa kanya, hindi kita patatahimikin? Akin ka, akin lang.
Ako ang una at ako lang ang magiging huli. Pagkauwi ka nun ay padaskol na itong humakbang palayo sa kanya at palabas ng greenhouse. Napahugot na lang ng malalim na paghinga si Joanna. Tila siya nabunutan ng tinik ng lumayo na si Dennis. Ano bang klaseng lalaki yun? Ano nga yung sinabi niya? Kanya daw ako, ha? Masaya siya. At anong gusto niya? Ang muli ako makaniig? No way! Ano bang gagawin ko? Nagbanta pa siya. Shucks! Hindi talaga dapat nangyari yun. Kung alam ko lang na magiging sagabal siya sa mga bala ko, hindi ko na lang siya hinayaang lumawig ang pagkakakilala namin ng gabing yun. Sa palagay ko, kailangan ko nang madaliin ang misyon ko sa bahay na to. Baka mas mahirapan akong kumilos ngayong nandito na si Dennis. Pero mas dapat akong maging maingat. Mahirap na. Baka kami magkabangga. Gabi, tahimik na ang kabahayan. Maingat ang bawak hakbang ni Joanna nang lumabas sa kanyang silid. Pupunta siya sa komedor. Ipagtitimpla niya ng gatas si Mayor Cervantes. Pero walang dapat makaalam na siya ang magtitimpla noon. Para kung sakaling mainom na ng alkalde ang titimplahin niyang gatas at may mangyari rito, hindi siya ang mapagbibintangan. Patungo sa hagdang pababa ay una niyang naraanan ng silid ni Dennis na nasa gitna ng silid nila ni David. Saglit siyang natigilan at bahagyang idinikit ang tainga sa pinto para makiramdam kung may kumikilos pa sa loob. Siguro naman tulog na lalaking yun. Alas 12 na. Nagpatuloy siya sa paghakbang hanggang matapat sa silid ni David. Tulog na kayang sukad? Bilang na mga oras mo hayop ka. May kislap ng puot sa mga matang nagpatuloy na siya sa pagbaba. Dumiretso sa komedor ang dalaga. Tiwalang wala nang gising sa bahay na yun kahit ang mga kawaksi. Pagkaway nagtimpla na siya ng gatas sa dalawang baso. Ngayon naman, kailangan ko na itong lagyan ng... Bakit gising ka pa? Aha! Paiktad na napalingon si Joanna. Sabay kuyom sa kamaong may hawak na maliit na botelya. Dennis, anong ginagawa mo rito? Paangil, ngunit nabubulol niyang tanong. Napasulyap siya sa bukas nitong polo at nasilip ang malapad na dibdib na may pinong balahibo na minsan ay naging sandalan niya at naging unan sa kanyang mahimbing na pagtulog. Noong gabing ipagkaloob niya rito ang lahat-lahat sa kanya. Iinom ng tubig. Ikaw, bakit ka nandito? Sinulyapan nito ang dalawang basong may lamang gatas. O, iinom ka ng dalawang basong gatas? Ah, ano bang pakialam mo? Biglang bawi niya. Wala naman, naisip ko lang kasi ang lakas mo palang uminom ng gatas. Kaya pala ang kinis ng balat mo. Nanunod Joe pati kislap ng mga mata nito. Napairap si Joanna rito. Baka gusto mo sa'yo na lang ang isa. Sarkastiko ang kanyang himig. Okay lang sa'yo? Oh my God, makapal din ang mukha ng isang tuwi. Sa loob-loob niya. Oo ba, gatas lang yan ano. Hayan, inumin mo na yung isa. Walang laso niyan. Sabay dampot niya sa isang baso at malalaki ang hakbang na lumabas ng komedor. Sandali! Bakit? Angel ni Joanna nang lingunin nito. Salamat, makakatulog na ako ng mahimbing. Ngayong ikaw nagtimpla ng gatas ko. Simpatiko ang ngiting wika nito. At tila may hatid na naman kung anong kilig sa kanyang puso ang simpleng ngiti na yon ni Dennis. Huwag ka masyadong pakahimbing. Yung binabantayan mo, baka masalisihan ka ng kalaban. Lagot ka. At hindi pa man, byuda ka na, hindi ba? Ewan ko sa'yo. Tuluyan niya na itong iniwanan. Naniningkit ang mga matang humabol ang tingin ni Dennis sa dalaga. Kahit naman hindi ka mabyuda, hindi ka rin makakasal sa kanya, Joanna. This is unfair. Una kang naging akin. Hindi ako papayag na mapunta ka pa sa iba. Pero kusang natigilan si Dennis sa tinatakbo ng kanyang isip. Shucks, what's wrong with me? Nagiging obsessed na ba ako sa babaeng yun? Bakit ba ngit-ngit na ngit-ngit akong isipin na pakakasal siya kay Mayor Cervantes? Ayoko ng ganitong pakiramdam. Narito lang ako para bantayan ng alkalde, hindi para agawin ang magiging asawa niya. Pero anong gagawin ko? Ano? If you can beat them, join them. Yun ang naisip ni Joanna habang nakatitig sa kisame. Bakit ko nga ba siya iiwasan? Siya ang unang lalaki sa buhay ko at gusto kong siya ang maging huli.
sa takbo ng buhay ko ngayon. Walang kasiguruhan ang aking bukas. Kapag minamaalas ako, posible akong mapatay sa misyon ko. Mula ngayon, hindi na kita iiwasan, Dennis. Okay, kung gusto mo pa rin makipaglaro sa akin, fine. Total, namimiss naman talaga kita. After all, bakit nga ba ako magiging kapat kay David? Wala naman talaga akong balak na pakasal sa demonyong yun. Si Dennis, siya ang gusto ko. Kung normal lang ang sitwasyon ko, siya talaga ang lalaking nais kong makasama habang buhay. Siya ang lalaking nais kong mahalin. Sukat sa isipin yun ay umalis sa kama si Joanna at dumiretso sa banyo. Itinapat niya sa malakas na lagaslas ng tubig mula sa shower ang hubad ng katawan. Naalimpungatan si Dennis sa masuyong haplo sa kanyang pisngi. Ang pamilyar na dantay ng palad na yun ay kilalang kilala niya. At malaon nang pinanalabikang muling madama. Joanna, sambit niya bagamat nananatiling nakapikit. I miss you. Please, be mine again. Yeah, I miss you too, Dennis. And I want you to be mine again. Masuyong sabi ng dalaga sa may punong tainga niya. Natigilan ng unti-unti nang nahihimasmas ang diwa ng binata, sabay dilat. Joanna! Nagulat pa siya nang mamulatan ng dalaga na nakaupo sa gilid ng kanyang kama habang marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Hi, kasama ba ako sa panaginip mo? Malambing na tanong ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Napabalikwas na upo ang binata. Dinadalaw ka. Gusto kitang makita. Makasama. Baka makita ka ni Mayor Cervantes. Pero napalunok siya. Kay bango ni Joanna. Langhap niya ang mabangong shampoo na ginamit ito. Pati na rin ang mamahaling pabango at lotion. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Don't worry, maingat ako. Sabi ni Joanna sa kamarahang inilapat ang palad sa dibdib ng binata. At bahagyang inilapit ang sarili sa katawan niya. Gusto lang kitang makasama ngayong gabi. Kagaya mo, nasasabi ka ko sa'yo, sa mga yakap mo, sa mga halik. Hindi nakatulong ang isang basong gatas para ako mahimbing. Saka sumampa sa kama ang dalaga at kumalong sa kanya na animo nangangabayo. Joanna! Napasinghap si Dennis nang bahagya pang ilapit ng dalaga ang mga labi sa mga labi niya. At hinayaan lang, nagadaliri ang maging pagitan sa mga mukha nila. Kiss me, Dennis. Kiss me. Joanna! Tila naman ay hipnotismong dahan-dahang napalapit ang mga labi niya sa mga labi nito. Habang hindi na niya mapigilan ang tuluyang pagkabuhay ng bahaging yon ng kanyang pagkatao na hinding-hindi tatanggi sa inalok ng dalaga. Hanggang tuluyan nang nagsanib ang mga labi nila. Matagal, mapusok ang halik na yon. Kalaunan, naging magaslaw na rin ang galaw ng mga kamay nila sa katawan ng isa't isa. Mapusok si Joanna. Bahagya itong lumayo sa kanya at may pagmamadaling hinubad ang suot na t-shirt ni Dennis. Pagkuway sinunod naman ito ang sariling blouse. Napalunok na lang si Dennis nang tumambad sa kanyang paningin ang katawan nito na wala palang anumang suot na panabing. And it's beautiful. Firm, habang animo palalong nakikipagtitigan pa sa binata. Joanna, napahingal si Dennis at saglit na tumingin sa mukha nito. Tila humihingi siya ng pahintulot sa nais na gawin sa nalantad na kagandahan. Matamis ang ngiting sumungaw sa mga labi ni Joanna. Saka ito na ang kusang kumabig sa kanyang ulo upang lumapat ang mukha nito sa katawan niya. Sukat doon ay tuluyan ang pinakawalan ni Dennis ang sariling kapusukan. Marahan. Nagulat si Joanna nang maramdaman ang init nang bibig ni Dennis. Dennis, I miss you. I miss you so much. Nauulunigan niyo ng binata kaya lalo siyang nahibang. May pagmamadaling bumago ng pwesto at si Joanna na ngayon ang nasa ilalim habang nakahiga sa malambot na kama. Masuyong minasda ni Dennis ang magandang katawan ng dalaga. Pagkuway kinapit nito ng isang daliri ang maikling short na suot nito upang hilahin pababa. Hindi tumutol si Joanna. Sa halip ay bahagya pang itinas ang balakang.
Napasinghap si Dennis ng tuluyan ng matambad sa paningin ang kabuuan ng dalaga. Wala nang itinago. Malayang malaya nang namamasdan ang katawang sinasamba. Dennis, make it fast, honey. I miss you so much. Malambing na sabi ni Joanna habang humahaplos ang palad sa mukha niya. Yeah, honey. I'll make it fast. Iglap lang ay nakahanda na ito. Napalunok si Joanna ng tuluyang kumawala ang bahagi ng katawan nito na kanina pahandang manalakay. Nagmamalaki, nagmamagaling. Pagkuway na pangiti siya. Saka masuyong ikinulong sa palad ang bagay na yun. Hello? Nanunod yung sabi ni Joanna pero sa mukha ni Dennis nakatingin habang nakangiti. Namiss kita. Saka marahang kumilos ang kanyang kamay. Masuyong bumaba taas. Shucks! Padaskol na hinuli ni Dennis ang magkabila niyang pulso at inilagay sa kanyang ulunan. Pagkatapos ay tuluyan ang idinagan ang sarili at marahas na gumalaw. Napasinghap ang dalaga ng maramdaman ang sapilitang pagpasok ng munting panauhin sa kanyang kaibuturan. At nang magpatuloy na sa marahan, minsan ay marahas sa paggalaw si Dennis. Dama pa rin ng dalaga ang kudlit ng kirot, ngunit hindi na kagaya ng una. Mas lamang ang nakangingilong kiliti na tila gustong bumaliw sa kanyang katinoan. Talaunan, nagagawa na niyang sabayan ang bawat kilos nito. Sumasalubong, lumalayo, humahabol ang kanyang katawan dito. Joanna, I love you. I miss you. Akin ka lang. Akin ka lang. Hibang nasambit ni Dennis sa bawat kilos nito. Nauulunigan niyo ni Joanna at lalo siyang nahihibang dahil sa kiliting pumapaloob sa kanyang puso sa bawat katagang sinasabi nito. Damang-dama niya ang intensity ng nadarama ni Dennis sa mga sandaling yun. Dahil siya man ay ganun din. Hanggang ang marahas na pananalakay ng katawan nila sa isa't isa ay bumilis ng bumilis. Pero maya-maya lang magkasunod ding bumagal hanggang tuluyang huminto. Joanna, I love you. I love you. Nababaliw na ako sa'yo. Bagamat patuloy pa rin bulong ng binata habang nakasubsob ang mukha sa leeg niya at hindi pa rin nag-abalang umalis sa pagkakadagan sa kanya. Hindi makagalaw si Joanna. Nahigpit kasi nang yakap ni Dennis sa kanya kahit ito ay tulog. Para bang sinisiguro ng binata na kahit tulog ito ay hindi siya makakalayo sa tabi nito. Kanina pagkatapos ng isang mainit na pagniniig, akala niya ay palalayain na siya ng binata mula sa mga bisig nito. Ngunit hindi pala. Nanatili lang itong nakayakap sa kanya at nang muli siyang gumalaw para umalis, nagulat na lang siya sa sumunod na reaksyon nito. Muling idinagan ang sarili sa kanya at muling nagpumilit na magkaisa ang mga katawan nila. At hindi siya nakatanggi. Hinayaan lang ito sa nais gawin. Dahil yun din naman ang gusto niya. Muli itong angkinin. Pero ngayon, gusto na ni Joanna na makawala mula sa mga bisig nito. Nag-aalala na siya na baka namalayan na ni Mayor Cervantes na wala siya sa kanyang silid. Pilit na binaklas ni Joanna ang mga braso nitong nakayakap sa kanyang baywang habang inaalis ang hitang nakapatong sa kanyang hita. Ano ba? Pero nagising na si Dennis at lalo pang humigpit ang yakap sa kanya. I have to go. Baka magising na si David. Baka malaman niya na wala ako sa silid ko. Sukat sa kanyang sinabi ay napadilat si Dennis at tumitig sa mukha niya. Bakit? Kinakabahang tanong ng dalaga. So what kung malaman niya? Hindi ka na pakakasal sa kanya. Sa akin ka pakakasal. What? Nagpumilit siyang kumalas sa pagkakayakap nito. Are you crazy? Yes, I'm crazy. Pero naging marahas ang binata at tuluyang idinagan ang sarili sa kanya. I'm crazy about you. Hindi ka na pakakasal kay Mayor Cervantes. Dahil sa akin ka pakakasal. Aalis ka na rito. Magre-resign na rin ako sa trabaho ko bilang closing security niya. Magsasama na tayo, Joanna. Tayong dalawa lang. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Ikaw, ako, at ang mga magiging anak natin. Ano? Bigla siyang nalula sa pinagsasabi nito. Pero bigla rin niyang naalala ang masayang pamilya niya noong bata pa siya. Siya, si Consuelo, ang kanyang mama, at si Ricaport, ang kanyang papa.
Napakasaya nila noon. Isang ideal na pamilya ang kanyang namulatan. Joanna, let's get out of here, ha? No! Marahang umiling ang dalaga. Pagkuway pilit na nanulak upang makawala sa mga bisig nito. Joanna! Napilitan nitong bitiwan siya. Agad na umalis sa kama ang dalaga at hinagilap ang mga nahuban na saplot. Joanna, nakikinig ka ba? Ang sabi ko, I'm sorry, hindi ko kayang iwan si David. Joanna! Lumarawan ang hindi matatawarang kirot sa mga mata ng binata. Humakbang siya patungo sa sliding door ng terrace kung saan siya dumaan kanina. Joanna, ano ba? Maagap na humarang sa daraanan niya si Dennis at mahigpit siyang niyakap. Please, huwag mo akong pilitin na sumama sa iyo. Hindi pwede. Hindi maaari. Bakit? Dahil mayaman siya. Maraming pera at lahat ng luho mo ay kayang ibigay sa iyo. Poot na wika ng binata. Napatitig siya sa mukha nito, pero wala siyang balak na kontrahin yun. Joanna, mayaman din ako. Si Dennis ang sumuko. Makapangyarihan din ang angka namin. Itong trabaho ko, bahagi lang to ng pagiging adventurous ko. Kung gugustuhin ko, kaya ko rin ipagkaloob sa iyo ang kailanman. Hindi mo makakayang ibigay sa akin ang kasiyahang matatamo ko kung patuloy ako mananatili sa piling ni David. Direktang wika niya. Joanna! Marahan niyang binaklas ang mga braso nitong nakayakap sa kanya. I'm sorry. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Salamat sa maligayang sandali sa piling mo. Sa nakababaliw mong pagmamahal. Pero hanggang doon na lang yun. Pagkuway humakbang na siya palabas ng sliding door. Joanna! Nalaglag ang balikat ni Dennis. Pero pinigil niya ang sarili na habulin ang dalaga. May natitira pa siyang pride sa sarili. Hindi niya gustong ubusin yun sa pagmamakaawa kay Joanna na siyang piliin. Mas pinili ni Dennis sa kapota ng dalaga. I hate you. I hate you for making me feel this way. Ikaw pa lang ang babaeng trumato sa akin ng ganito. I hate you! Kailutong ng halakhak ni Joanna, parang nanunudyo talaga. Nangaasar, nangiingit, habang kausap nito si Mayor Cervantes sa tabi ng swimming pool. At nagngingit-ngit si Dennis. Kung maaari lang, pipilipitin niya ang leeg ng dalaga upang huwag nang marinig ang halakhak nito. O kaya naman, iiwanan na lang niya mga ito. Pero dahil may trabaho siyang dapat gampanan, nanatili siya sa paligid at nagmamanman dahil baka may panganib sa buhay ng lalaking itinuturing na karibal. Talaga, honey? Sa Italy tayo mag-honeymoon? Oh, that's wonderful! Malambing na wika ni Joanna habang kahawak kamay si David. Yeah, I want you to be happy. At alam ko masisihan ka talaga doon. Anyway, dumating na ang trahe mo. Huwag na huwag mong isusukat, ha? Malambing din na wika ni Mayor Cervantes. Malamlam pa ang mga matang nakatitig sa dalaga. As if, para rin itong nasa kabataan pang edad na excited sa nalalapit na kasal. Why, takot ka bang hindi matuloy ang ating kasal? Natural. Anyway, wala namang mawawala kung susunod tayo sa mga pamahiin, hindi ba? Oo naman. Mas excited yata ako maging Mayora Joanna Cervantes. Kaya bakit ko hahangaring hindi matuloy ang ating kasal? Talaga, honey? Yeah. Masuyong pinisil ni Joanna ang kamay ng lalaki. Pero pasimple rin niyang sinulyapan si Dennis. Huling-huli ng dalaga ang matalim na sulyap sa kanya ng binata. I'm sorry, Dennis. Pero may misyon akong dapat tapusin. May pangakong dapat tuparin. Bulong ng kaning puso. Isa pa, masasaktan ka rin naman kapag may nangyaring masama sa akin. At least, ngayon ka na masaktan. Magalit ka sa akin, mamuhi, okay lang. Baka mas madali mo kong makalimutan. Balisa si Dennis ng gabing yun. Parang sasabog sa galit at sama ng loob ang kanyang dibdib. Parang gusto niyang sugurin sa silid nito si Joanna. Yugyugin, sigawan, sumbatan para magising ito sa kahibangan. Sa kahibangan dahil bakit hindi siya ang pinili nito? Bakit si Mayor Cervantes ang pakakasalan nitong gayong dama niya na mahal siya ng dalaga? Joanna, ano bang problema mo? Anong problema sa akin? Bakit ayaw mo sa akin? Sa akin mo'y binigay ang sarili mo, pero bakit? Dahil walang matagpo ang kasagutan sa sariling katanungan,
Ipinasya niyang bumangon mula sa kama upang tumungo sa terasa. Sarado ang sliding door patungo sa terasa. Ngunit bukas ang kortina kaya nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto ng taong tumatawid sa pasimano ng terasa. Shucks, may tao! Napahakmang siya palabas ng sliding door at nahagip pa ng kanyang paningin ang pangahas na papasok sa silid ni Mayor Cervantes. Narito, nagtatangka sa buhay ng alkalde! Sukat sa isipin yun ay agad siyang umakyat sa pasimano upang lumipat sa kabilang terasa. Ngunit sarado na sa loob ang sliding door. Nakalaki yun. Pinilit niyang aninagin ang nagaganap sa loob ng silid ng alkalde. At ganun na lang ang pagkagimbal niya nang maaninag ang dalawang bulto ng taong nagpapambuno sa kama. Shucks! Pinangka niyang balihin ang pinto ng sliding door. Pero matibay yun. Agad na bumalik sa kanyang silid ang binata para doon dumaan. Baka sakaling bukas ang pintong kahoy ng silid ng alkalde. Matibay ang pintong kahoy pero nagawa yung balyahin ni Dennis. At nagimbal siya sa nasaksihan. Nakaluhod si Mayor Cervantes. Isinasamo ang sariling buhay habang nakatutok sa mukha nito ang armas na hawak ng pangahas. Miguel! Sigaw niya nang makita yon sa kapikit-matang sinugod ng salarin. Sino nga kaya ang nagtatangka sa buhay ni Mayor Cervantes ngayon? Isusuplong kaya ito ni Dennis? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.